Aakyat nga pala kami ng Baguio tomorrow, mga mare, kaya ngayong gabi pa lang nag-iimpake na kami ng isusuot namin for tomorrow. Magbe-birthday kasi si Mama, kaya naisipan namin na doon gawin ang birthday niya. Hindi pa din kami nakakapunta ng Baguio, so this is it, pansit. Madaling araw nga kami umalis, mga 4:30 AM, para makita namin kung gaano kaganda ang pag-akyat sa Baguio. Maaga din pala kami umalis kasi bago kami aakyat ng Baguio, dadaan muna kami sa Manawag Church. At nandito na nga tayo sa Pangasinan, mga mare, dito sa may Manawag Church. Napakarami nga nagtitinda ng tupig at mga puto kalasyaw. Marami rin nagtitinda ng souvenirs, mga santo at mga bracelets. Bumili nga kami ng santo, bracelets at ref magnet para mamaya yung pagkapasok namin sa simbahan maipapabless namin. At nandito na nga tayo, mga mare, at ayan naman kami. Syempre hindi mawawala ang picture-picture, and pwede din pala mag-wish dito, mga mare. Walaan nyo kung anong winish ko. Pagkatapos nga namin magpa-picture, papasok na tayo sa simbahan, mga mare. Meron din misa dito, mga 30 minutes lang daw yung tinatagal ng misa, mabilis lang. Pagkalabas nga namin ay nakita namin na merong nagpi-bless dito, may station sila, and mabilis lang, mga mare. Marami rin palang mga sasakyan na nagpapa-bless dito, mga mare, yung mga bagong biling sasakyan. Pagkatapos nga namin sa Manawag Church, bibili muna kami ng tupig. Grabe ang babango ng mga niluluto nilang tupig dito, mga mare. Talagang mapapababa ka at mapapabili ka. Tapos alam nyo ba na tagpa 5 pesos lang yan? Pagkatapos nga na, na-flex ko muna ang mga nails ko, mga mare, habang paakyat na tayo ng Baguio. Mga ilang minuto nga lang ang lumipas, nandito na tayo sa Burnham Park, mga mare. Kahit nga summer na summer, damang-dama mo pa rin yung malamig na simoy ng hangin dito sa Baguio. Ngayon ko nga lang ito naramdaman, mga mare, ang sarap sa feeling. Dahil nasa Baguio tayo, namnamin muna natin ang malamig na hangin. Dahil kapag bumalik na kami ng Pampanga, back to normal na mainit na naman. At dahil nasa Baguio tayo, hindi natin pwedeng palagpasin na tikman ang kanilang strawberry ice cream. At bibili na nga kami ng ice cream, tag 50 pesos pala per cone, mga mare, pero worth it naman kasi ang sarap ng ice cream nila, lasang-lasa mo yung strawberry flavor, and hindi siya artificial. Iba nga sa pakiramdam ang makapag-ice cream sa Baguio City, mga mare, kaya if napapanood nyo to, this is your sign na mag-ice cream sa Baguio. Nandito na rin tayo sa Burnham Park, itry na natin itong boat riding, tag 350 pesos pala to, mga mare, for 7 person. If gusto nyo na may magsasagwan para sa inyo, add lang kayo ng 100. For 30 minutes pala yung pagsasagwan niya, mga mare, and very relaxing siya kasi mabagal lang siya. Pagkatapos nga namin sumakay ng boat, naisipan naman namin magpa-picture dito sa may Igorot costume. Pero nagkamali kami ng desisyon kasi medyo mahal pala dito compare sa mga ibang tourist spots. Pagkatapos nga ng ilang minuto, tapos na yung mga picture, kakain pa sana kami sa Good Taste kaso hindi namin kinaya ang pila, mga mare. Kaya dediretso muna tayo dun sa transient na rent namin for one night. Nakita ko nga lang to kay Mrs. Castro, kaya ito rin yung binook namin. Maraming salamat po kay Ma'am Joanne Das for accommodating us. Nagpahinga nga lang kami saglit, tapos mamaya lilibot na naman, mga mare. Ayan, kinukulot ko muna yung hair ko, pero hindi rin siya nagtagal, parang kami. Eme lang. Pumunta nga naman kami dito sa may Eagle Road Stone Kingdom. May bayad pala dito ang entrance, mga mare, 100 pesos. Tapos nakakita na naman kami na nagtitinda ng ice cream. Syempre, bibili na naman kami, mga mare, new favorite. At ayan pala mga kasama ko lahat, mga mare, kaming family, tapos with Lolas and with my friend Jonna Rose. Tsaka pala yung napakagaling na driver namin, si Jesse. Ganito pala itsura ng loob ng Igorot Stone Kingdom, mga mare, para kang nasa ibang lugar talaga, oh. Amaze nga ako kung paano nila nagawa to. Yun palang transient na nirent namin, malapit lang dito sa Igorot Stone Kingdom, kaya ito muna din ang pinuntahan namin. Medyo dumidilim na nga dyan at tapos na rin kami magpicture, kaya alis na kami, mga mare, lilipat na naman tayo ng destination. Pupunta na naman tayo dito sa may SM Baguio. Grabe, ang ganda ng mall dito, mga mare. Kahit walang aircon, malamig. Dumiretso kami dito sa may taas, mga mare, kasi napakaganda ng view, promise, and napakalamig pa ng hangin. Pero hindi pa pala to yung pinakataas, may itataas pa to, mga mare, at ayan na nga, dito na tayo pumunta, ito na yung pinakataas, tuktok ng mall, mga mare. Mas maganda pala dito, mga mare, kaysa dun sa kanina, kasi mas mataas to, mas kitang kita yung view, and mas malamig, tapos may mga ilaw pa. May part 2 pa nga tong vlog natin, mga mare, abangan nyo!